nila, bago yung may nila, arresto nila. That's coming from you. Yes, because the people should protect what they own. Maraming salamat sa Diyos. Pangalawa, congratulations sa mga taga-Maynila. I don't own this. It's the people who owns it. And I take deserving ang taong bayan na maibalik sa kanila kung ano yung dapat sa kanila. Nasabi niyo kanina, hindi nalala mo, parang pag may nakatuli kayo na pinabago yung Maynila, arresto niyo. That's coming from you. Yes, because the people should protect what they own. It is an inherent right to each and every one. Well, sana naman. Wala naman kami. Ayusin talaga ito. Kaya ang bagay na pinagpapasalamat sa amin na kay Mr. Abasar, sa ating mga empleyado, sa mga donors, di ba? Nakalae mo, kahit ako, hindi naman sa komo tayo may nagulat din kami sa epekto. At saka, kahit pa kami naman, maipaalala namin sa mga kabataan. Ano nga ba ang Maynila dati? Hindi man namin maibalik na buo-buo at least yung semblance of the past. Ngayon, nahanap nga nila saan daw yung tumutugtog na music. As you can see, yes, okay. We wanted to share to the youth today those old songs that teaches us lessons in life. Ito yung mga kanta na sinulat ng ating mga national artists. At saka nung panahon ng mga lolo at lola natin. So pwede nang maglakad dito tapos Para yes. Okay. To those who wanted to take pictures Opo, to their wedding prenup or shoot, it's free. Libre po. Because you own this. We dedicate this today to the people of Manila and to the people of this country who will come and visit the city of basta binigay sa amin yan ng PCCII ay 20 million. O, tapos, ako tanungin mo si Mr. Abusar kung magkano ang abono niya. Abono ba? Kasi, with all honesty, I have to be fair, no? And I always wanted to give credit when it's due. As you can see, we've mentioned Mr. Martinez, Mr. Arellano, the Italian guy, Mr. Jones, and the government of Spanish government, the U.S. government, you know, lahat. We always give credit where it's now. We owe it also to the Las Casas Abusar, you know, through Mr. Jerry Abusar. Kasi most of what you're seeing here is donation yan. Ang nailatahala lang yung donation ng PCCII. Pero sa totoo, toss gas na siya dyan. Mukhang mamahalin yung mga mga lantern. Ayan nga pala, trivia lang, no? Ma-share natin sa ating mga manonood. Ang naglilok nitong mga posting ito ay mga Pilipino. From Paete, Laguna. Wow. Who are working in Bataan under Las Casas. No? Kaya ito, masasabi natin, yes, it's a Filipino sculpture. Sculpted by hand by Filipinos. At least, you know, may pagmamalaki natin sa mga kababayan natin sa Pilipinas. We are worried lang, syempre, yung mga kababayan natin. May mga magbabantay ba dito? May less po rito. Saka hindi, ako feeling ko, taong bayan na magbabantay. Alam niyo bakit? Una, kailan ba huling naiparamdam ang pagsasabuhay muli ng Jones Bridge o ng mga pamana at kasaysay? Sa matagal na panahon,
tingin ko ang taong bayan ay gutom na gutom sa ganitong mga bagay. Na bagay din na yan ay bibigay sa kanila ng pamalay. Tingin ko maraming magiging vigilant. They really have to think twice destroying this or defacing this because I think magagalit na sa kanila ang taong bayan. I know that they are now having meeting. It's been ongoing for so many weeks. I think there are plans. I will let the national government, for that matter, certify it. Pag gusto gamitin ito, gamitin nila. Naniniwala naman na pumilisipin ng tao. Kung hindi po pwedeng gamitin ito dahil maisa sa alang-alang ang kaligtasan ng mga dadako sa Maynila, lalo na sa traslasyon. Meron naman kami ibang bridge na pwedeng maipagamit. Last na lang, sasabi nyo, susunod na ang kailangan? Hindi, yung Metropolitan Theater is being renovated by the national government through DOT, Department of Tourism. Kaya bagay na pinagpapasalamat namin kay Pangulong Duterte sa pagkat, that Department of Tourism is under the office of the President. Giving attention to one of the jewels of Manila, like Jones Bridge Post Office, a National Museum, and so on and so forth. May awan Diyos. Thank you, Mayor. Thank you. Mayor.